nakabawi ng maganda yung kalaban. Pero sa atin lahat halos ng palo. Okay, nakabawi ng maganda. Labas bituka yung manok natin. Talagang hinihila, napakahaba ng bituka, labas bituka yung manok natin. Pero ang nangyari, dahil age cock yung manok natin at maganda ang pagkakondisyon, tinapos pa sa napaka-impresibong panalo ang laban. Ayan, magandang araw po mga boss, ano? And sa video ito ay gusto ko pong sagutin yung katanungan ng isa po nating subscriber from San Jose, California, Boss George Sipin. Okay? Reflex ko po sa screen yung tanong niya. Ang katanungan po ni Boss George Sipin, hanggang ilang taon po ba pwedeng ilaban ang isang manok? Okay, syempre, ito, sasagutin natin yan. At syempre, naipangako rin natin sa kanya na gagawan po natin yan ng content. Kasi napakagandang katanungan nga naman. Ano? Ito, para sa akin, ang manok, may hangganan din yan. Parang sa tao din ba? Kapag medyo tumanda na, kumbaga, nangihina na rin. At syempre, hindi na ganun kaliksi gaya nung dati. Ganun din po yan sa ating mga manok. Ano? May hangganan din po yung kanilang lakas. At syempre, lalo na kapag umiedad ng manok. Pero sa katanungan ni Boss George, ay 3, 4, 5 years. Ayan, para sa akin po yung mga boss, kasi ganyang mga taon ang ini-entry namin sa derby. Okay? 3, 4, 5, 5 years old. Ayan, okay na okay pa po yan mga boss. Pero kapag kalumagpas na po ng 5 years old, 6 or 7 years old, dyan muna kakakitaan yung mga yan ng babagal na. Ayan, nagbabago na yung kilos, dating maliksi, medyo yun. Makakakitaan na rin natin sila ng kaunting pagbabago. Lalo na kung kulang tayo sa alaga. Ano? Pero based sa experience po namin, ay 3 years, 4 years, 5 years. Yan, pwedeng pong ilaban yan mga boss. Bakit? Okay. Ito po, nung nag-champion po kami ng Four Cocks Derby, ang mga nilaban po namin, 4 years old and 5 years old. Ayan, kapag ka mga ganyang taon mga boss, maniwala man po kayo sa hindi, makunat pa sa lahat ng makunat yung mga yan. Yung mga ganyang taon ng manok, kapag yan, kahit maunahan mo yan ng hindi masyadong fatal, kahit maunahan mo, may talo ka pa. Ganyan katitibay kapag tinawag ng cock or super cock. Pag umabot na ng 3, 4, 5 years. Ayan, ganyan po yan katitibay. Ayan, pangalawa, ang bentahe po ng mga ganyang edad, talagang habang sila tumatanda, mas lalo nilang na-improve yung kanilang diskarte. Okay, mas lalong nagiging matalino ang isang manok kapag dumating sa mga ganyang edad. Okay, at syempre, natatanggal yung kanilang masyadong agresibo compared sa mga stags. Okay, nagiging matalino, hindi basta-basta pumapasok na yung mga yan, tapos lalong dumidi ng palo. Okay, syempre, depende pa rin po yan sa pagkukondisyon. Kasi ito, ma-share ko na rin po, kasi related naman po sa katanungan ng ating boss. Ayan, related naman po ito. Yung mga ginamit po namin noon ay mga puro mga age cock, 4 years and 5 years. Yung pa-champion po namin, ano? Yung bulik. Pa-champion po namin yung aming signature line na Kelso Dome, yung ating mga bulik. Ang nangyari po dyan, talagang nagbubugbog po yung kalaban. Nakabawi ng maganda yung kalaban. Pero sa atin lahat halos ng palo. Okay, nakabawi ng maganda. Labas bituka yung manok natin. Talagang hinihila, napakahaba ng bituka, labas bituka yung manok natin. Pero ang nangyari, dahil age cock yung manok natin at maganda ang pagkakondisyon, tinapos pa sa napaka-impresibong panalo ang laban. Siyempre, as a handler, medyo kinakabahan tayo dyan. Siyempre, kung yung inisip ko dyan, matibay yan kasi matibay naman ang conditioning at age cock. Tama po yung iniisip natin kasi yung bituka talaga halos labas na. Kung lalagpasan lang nating magsalita or magkwento, baka nasa isang metro na yung hinihila niya. Tapos kapag ikakaryo, tinutukatukapan niya yung bituka niya. Ganun po katibay yung mga age cock, mga boss. At kapag hindi mo yan napital, hindi mo yan basta-basta mapapatay. Ayan, naitawid pa tayo sa magandang panalo nung nagchampon po tayo ng Four Cocks Derby. Ayan, puro po pahirapan ang laban dyan. Kaya kapag sinabing cocks, dapat talaga ang ilaban natin yung mga tested mga bloodlines at syempre yung mga age cock po talaga. Kasi kung mabata-bata lang po yung manok namin doon, sigurado baka tumakbo pa or kaya baka natalo pa kami.
Ayan. Ayan, dumako naman tayo sa paglagpas naman ng 5 years. 5 years old ang manok. Pag lumagpas naman po dyan, hindi ko na po may sasuggest yan kasi may nilaban po kami noon. Mel Sims Black, brown red po ang kulay niya. Umabot siya ng 7 years old, nanalo pa naman. Pero yung mga panalo niya nung una, kasi 3 times winner din yon. Yung mga panalo niya nung mga mabata-bata pa siya, nasa 3 years, 4 years. Kasi yung laro nun, speed and power. Doon nung pang 7 years niya na, hindi na namin nakita yung ganung laro. Although naitawid pa niya sa panalo, pero wala na siyang laro na ganun, parang sa dati, na yung speed at power. Nawala na yung speed, pero meron pa rin naman yung diin ng palo. Ayun nga, may limitasyon din ang edad ng manok. Kumbaga, retirement din nila. Parang sa tao din yan, inuulit ko, parang sa tao din yan. Kapag lumagpas na tayo sa ating mga prime, sa ating kalakasan, ayan, talagang nagbabago lahat. Ayan, sana Boss George, nasagot ko po ang inyong katanungan. Ayan, maraming maraming salamat po. God bless.